pagawaan ng pastry products sa barangay Libtong, Meycauayan, Bulacan kagabi. Umabot sa ikalimang alarma ang sunog at halos matupok ang buong warehouse. May report sa Earlo Bringas. Mabilis ang ilamo ng apoy ang pastry warehouse na ito sa Arsoriano Street, Barangay Libtong, Meycauayan, Bulacan kagabi. Agad na inakyat sa ikalimang alarmang sunog sa lugar dahil sa bilis ng pagkalat ng apoy. Ito medyo delikado na rito from dito sa area namin, kaya itong pader na ito ay baka manganib pa na bumagsak. Kaya yung mga tao dito sa paligid, pinalayo na agad ng BFP at baka madamay pa nga sa posibleng hindi inaasahang pagsabog. Pinutol naman kaagad ang supply ng kuryente malapit sa nasusunog na planta dahil pati ang poste at mga kable na nakadikit sa warehouse naabo na din ng apoy. Nakaresponde naman kaagad ang mga fire trucks mula sa Bureau of Fire Protection pati na rin ang mga nasa Karatig Bayan maging mula sa Metro Manila kasama na din ang mga fire volunteers. Ayon sa VFP, nahirapan sila sa pag-aapula ng apoy sa warehouse dahil sa laman nitong mga combustible materials na ang iba dito ay sangkap pa sa panggawa ng tinapay. Baking siya. So may mga raw material siya na tulad ng palm oil, olive oil. Medyo malaki yung stock nila eh. Yun yung nagpapatagal. May initial kaninang kuwan ng arson investigator natin. Kuwan siya electrical overload. Ang sabi ng mga nakakita, uminit daw yung outlet. Doon nagkaroon ng spark. So doon nagumbisa yung apoy. Habang inaapula ang sunog, nagkagirian naman sa pagitan ng BFP at mga fire volunteers. At yun lang yung tanging daan para makapasok dito sa loob. Kaya namin sila pinipilit talaga na kondon, forcibly na lumipat ng pwesto. Na block talaga yung entrance sa maraming truck. Nag-usap naman kami at humingi naman sila ng paumanhin. Ligtas at kaagad namang nakalabas sa mga nakaduting na mga empleyado sa nasunog na bahagi ng planta na nasa production area na may mga makina. Yes, kasi yun nga po, like I mentioned, we work on the 24-hour shift. May mga empleyado na naka-shift ng time na yon sa planta. And sila po yung nag-report na merong sunog. Naka-count naman po lahat, all 100 po. Nakaligtas naman po sila na ilabas ng maayos. Inaalam na ng BFP kung magkano naging pinsala sa sunog sa nasabing warehouse. Paumaga na ng maideklarang confine ng sunog sa warehouse. Para sa Eagle News, Earlo Bringas, I'm 1 with 25.